Mga ka-PL, magandang tanghali. Naku, masamang balita to. Masakit sa dibdib. Masakit sa mata. Masakit sa pandinig. Siguro po yung iba sa inyo, alam na po yung tungkol dito. Pero yung iba naman, hindi pa. Kaya karapatan nyo pong malaman, mga ka-PL. Ano? Pero bago ko po simulan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, makikisuyo, pasubscribe sa aking muting channel. No, paki-hit po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload at huwag niyo po kalimutan mag-like. Like po mga ka-PL para maraming makakapanood, makarating sa kanila yung mga impormasyon, yung mga pandarayang ginagawa ng ngayon. Magulo na talaga mga ka-PL. Okay. Ito sinulat ko yung ibang para hindi ko makalimutan, syempre, no? At meron po tayong kinuhang dalawang video, panoorin niyo mamaya. No? Mula kay Madam Amy at mula sa grupong EXOC. Ito po. Sino nga pala at ano nga pala itong grupong EXOC? Ang grupo na ito, mga ka-PL, ay binubuo ng 10 katao. Mga hacker. Ayan, mga hacker po sila. Pero sila yung mga hacker na ang hangarin ay pigilan ang ginagawang lutuan at pandarayang ginagawa ngayon ng Smartmatic at ng Comelec. Kung totoo man, okay? Kung totoo man. Ayan. Hindi po sila hawak ng isang politiko o walang politiko pong humahawak sa kanila. Ngayon, dahil nga mga hacker sila, pinasok nila ngayon itong Smartmatic. Hinak po nila. Na-discovery po nila. Ayun na nga, meron na pong niluluto. At yung iba nga, luto na. Ikaw, papayag ka. Ngayon pa lang, wala pang halalan. Panalo na si Lenny at si Kiko. Sabi ng iba, ang nakita nila, si Kiko lang daw ang panalo na. Pero hindi po. Meron ako ipapakita sa inyo mamaya ang video. Pati si Lenny, panalo na. Ay, naloko na. Papayag tayo niyan? O eto, panoorin niyo po yung video, mga ka-PL, ha? Unahin ko yung kay Madam Amy para pakinggan niyo yung mga sinabi niya. Hindi ako magsasalita. Makikinig lang ako. Tayong lahat makikinig lang po. Okay? January 10, be released for the public. It is a matter of both urgent and important consideration given that the elections are upon us. So what is clear is that Art Samaniego, Manila Bulletin, and the media have been the best watchdog. There indeed was a security breach in the Smartmatic operation. That appears to be clear, and while it is being investigated further by both the NBI, the CICC, the National Privacy Commission and other groups, we have to admit that a very serious breach occurred. It may not be technically hacking. However, we feel that it compromises the processes and operations of Smartmatic in very serious ways. When you say Smartmatic ang kanilang mga ledger, may mga picture ng kanilang mga opisina, may mga contact person sa Comelec, pati detalye kung sino nagugot at sino umiinom ng red wine. Hanggang lahat sa Facebook eh, nakakapagtaka eh. Kaya sa medyo kinakabahan tayo to that degree, the depth and breadth of the data that's being released and still publicly available as far as I know. Ayan. Mismong si Madam Amy na po ang may sabi, ha. Nakita niya po mismo mga ka-PL, ha. Sa mismong Facebook page ng EXOC Group. Kaya sa mga gustong makita yung personal na upload ng grupong EXOC Group,
dalawin nyo po ang kanilang, ayan o, ang kanilang page. Okay? O, ito na po. Yung pangalawang video naman, ipapanood ko naman po sa inyo, yung isa sa mga video na upload po ng EXOC Group. Medyo malabo nga lang yung ibang detalye o yung mga pagkakasulat dahil sobrang liit nga po, pero sa bandang dulo, meron po akong ipinokus na kung saan makikita po ninyo, panalo na po si Linlen at si Kiko. Ha? Hindi po muna tayo ngayon mga katawa. Walang tawa muna ngayon mga ka-PL dahil, nako, seryosong bagay po ito. Kailangan po ito mapigilan na. Dapat ang Pangulong Duterte, umaksyon na kaagad. Habang malayo pa ang halalan para mapigilan na yung gagawin nilang pandaraya. O ito yung pangalawang video mga ka-PL ha, para hindi kayo mainip. Dito, pwede na siguro ako magsalita dahil wala naman itong nagsasalita. Ano? Ang pinapakita lang ho dyan, yung files na nakuha ng EXOC Group na mula nga sa Smartmatic. At makikita nyo po dyan mga ka-PL kung sino na po ang nanalo sa pagka-presidente at pagka-vice-presidente. Ayan, sa baba pa niya, nakikita ninyo. Ayan ha, medyo maliliit nga lang yung letra, pero meron po sa dulo ng video, nag-focus po ako para makita nyo. Nakita niya yan, ayan. Maraming pangalan, ayan. Yan po yun. Ha? Ayan. At ayantayin nyo lang na sa dulo po ng video, makikita nyo, meron may pinokus. Malalaman nyo kung sino na po ang nanalo. Ayan. Ayan na. Oh, kita nyo na? Sino po ang nakalagay? Robredo Lenny mula sa LP. Oh, Pangilinan Kiko mula sa LP. Oh, presidente at vice-presidente. Yung senador, wala na po. Yan lang po ang sinigurado ko kasi yan ang naman po ang gusto nating malaman, di ba? Oh. Ngayon, kayo po ang musga, mga ka-PL. Kung matagal na ba yan o bago lang? Oh. Ang lupit, no? Ang tindi nila, no? Pasalamat tayo sa EXOC Group na yan. At isiniwalat nila yung mga ginagawa ng lutuan o panluluto o may naluto na talaga. Ayan, nakita nyo, di ba? Ito po yung kalamangan ng boto ni Sara at ni Kiko. Ito lang yung nakita ko eh. Yung sa Pangulo, wala ako nakita na bilang figure kung ilang o gano'ng kalaki ang boto, no? Ito po kay Sara. 16,727,151. Kay Sara yan, no? 16 million. Kay Kiko naman, 17,784,628. Aba, lamang si Kiko ng 1,000,000. Papayag kayo niyan? Matatalo tayo? E sa mga survey nga, laglag sila? Tumba sila? O tapos, biglang mananalo? Hindi pwede yan, mga ka-PL. Ha? Kalokohan yan. At nagbabala po itong EXOC Group, mga ka-PL. Buti na lang at marunong din lumaban itong mga taong to. Sabi po nila na pag hindi po nila binago o itinigil yung pandaraya, eh makikipaglaban po sila ng cyber war. No? Hacking sa hacking. Hacker sa hacker. Mabuti at palaban itong mga taong to, no? O, ito pa. Kung hindi po ito totoo o kung fake news lang po ito, abay mabuti. Pero hindi po ito dapat baliwalain ng ating pamahalaan. Dapat ang Pangulong Duterte gumawa ng paraan, mag-imbestiga para malaman kung totoo po ba o hindi. Diba tama, mga ka-PL? Pero kung hindi man totoo, abay mabuti. Abay,
di rin tayo pwede magkampante. Di ba? Pero para sa akin po, malabo po itong hindi totoo. Sa palagi ko, totoo po ito, mga kapil. Bakit? Sabi po ng EXOC Group, sabi nga nito mga hacker na to, na meron na po mga dinidelete na mga file. Marami na. Ngayon, ang tanong, bakit magdi-delete ng file kung walang itinatago? Kung malinis naman, bakit ka magdi-delete? O, nag-delete po ng file ang Smartmatic. So, paano yan mga ka-PL? Kaya ako sa inyo mga ka-PL, ganito po. Punta po kayo sa page ng EXOC Group. Makikita nyo po ron ang dami nilang files. Okay? Oh, shout out lang po tayo mga ka-PL. Shout out lang. Shout out kay Venom Gumangan, Marivic Martillo ng Tacloban, Heidi Acosta ng Australia, Marlon Valdez Nabalta ng La Union, at kay Galang Leon TV. Okay, so hanggang dito lang po tayo mga kapel. Maraming salamat sa inyong pagsama. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.